Good afternoon mga kapatid. Ayan, welcome po sa YouTube channel ko. Ayan, bali magluluto po tayo ng barbecue at home. Ayan, ito po yung laman ng manok. Nakamarinate na po siya ng tinadtad na bawang. Ayan, bawang, sipuyas, asin, paminta, tsaka may cornstarch po. Tapos i-marinate for 10 minutes para masipsip niya yung lasa. Para masarap, diba? Ayan. Ito po yung gagamitin natin. Ayan, na-order ako sa online. I-try po natin kung masarap ba. Ayan, ganyan po siya. Ayan. Barbecue pan. Kesa naman bibili ka ng barbecue sa labas pagka mahal-mahal. Gagawa na lang ako para tipid pa, di ba? Mahal-mahal kaya ng mga ano ngayon. Bilihin. Okay, magluluto na po tayo. Ayan, let's start. Ayan. Kunyari, nasa ano kami, Japanese restaurant. Kasi ganito yung ano, ginagamit nila sa Italian, di ba? How are you, Bunso? You have running nose? Always? Why? You don't know. Ito pang outing, bibili ng ano maliit na kalamit. Meron na rin yan. Tapos pupunta kayo sa labas at outing. Tapos kakain sa ilalim ng puno. Ah, sarap. Tapos pagdala ng duyan. Ayan. Harap po ng puno. Mabilisan eh, no? Tapos ang lola nyo. Gusto ng mabilisan. Ayan, itay po natin matuto. Ayan, para orasyon, para masarap. Okay, tayo po natin maluto. Ang bango. Amoy barbecue talaga. Hindi pa rin naluluto. Ayan, pagyan pa tayo ng space.
niluto na po yung iba. Ayan. Malapit ka na. $300 pesos. Ang dami na. So, nagulat ako nung gumawa ako. Sabi ko, ha? 300 lang? Sabi ko, ako kung kakainan lang. Ang dami na. Ang mahal na. At nung pumunta kami sa ano, grocery store. Basta pumulot ako ng pumulot ng mga kailangan ng mga mantika ganun. Sabi ng ito po. Ba't yan ang pinili ko? Papamahal-mahal, sabi niya. Sabi ko, kung kukumpara ko sa akong kung sabi ko, mura na ito kung para sa akin. Sabi ko, kaya kuha lang ako ng kuha. Ang tinatawanan nila ko yun. Pero nung bago ako dito sa Hong Kong, bago ako bibili ko, kung birth ko muna ako, magkano ko sa peso. Tapos pag ano na. Kasi nung bago ako, ano, bagong dating ako dito, ang taas ng rate, 7 something. O yun, kaya maganda magtagal. Kasi nagpapayad ako sa agency mo ng alam na buwan. Kaya, ang matitira lang sa akin is 500 naman. Tapos pinapadala na ko yun. Ang ano ko naman, wala akong para dito. Walang natitira sa akin. Walang ginagawa ko. Nagpipin ako ng galyo. Ayan. Para may pangalawang ako. So, napilis ko yun ng ilang buwan. Tapos nung, ano, bayad na ako sa agency. Ah, laking tuwa ko. Siyempre, may pera na ako. Doon ay sabot. Nakapagpadala rin ng malaki sa Pinas. Makakabili ko rin ako ng ano. Gamit ko. Dahil sa panit. Hindi ko magaling mag-abroad. Kaso, syempre, para sa pamilya, lalo na sana, kailangan mo mag-PH. Hindi yung mag-abroad ka, tapos makita nga pala loob mo. Ayun, hindi ko tapos abroad. Kasi, bago ko na tayo, bago ko na decide mag-abroad, kaya dapat buo na yung loob mo. Yung kaya ko ba? Ano yung sarili mo, kaya ko ba? Kaya ko ba mawalay sa pamilya ko, lalo na yung mga anak ko? Tapos, yung ano na, sige mo na rin, hindi na iwasan, magluloko ang asawa mo. Ayan ang topic, no? Magluloko ang asawa. Hindi ko maiwasan kasi, alam ko, wala pa akong nakilala ang lalaki na walang babae. Lahat na yata may babae. Kasi ang rason nila, pag nagsisikahan daw, halimbawa, umpukunpo ka sila, no? Tapos magsisikahan na about kids. Wala siyang masabi, ganun. Kaya yun, para, man, ano, para naman may pagyabang sa mga barkada, yun. Ang babae nang walang hiya. Kaya yan, nasisira ang pamilya. Na-inis yung mga anak nila. Kaya kawawa ngayon, na-apekto ko yung mga bata. Kasi may mga asawa talaga. Hindi naman lahat lalaki nagluloko. Minsan, mauna din yung babae. Ang dalawa, nag-abroad din si babae. May nakitang ibang lalaki. Dahil nag-miss niya si asawa. Ay, nak, quarantine na. Mauna na nagluloko. Tumatol na sa mga ibang lalaki dyan. Ay, tamaan ng tamaan. Nabitabi lang po. Tapos magpapadala ka pala ng alawas nila. Siyempre yung asawa mo ang ano, magre-resip ng pera. Ayun. Binibili ng alak, ng lalating. Parang ano din sa inyo. Parang kakandidato ba? Bili dito, bili doon, alak, pulutan. Tapos bibili ng pangregalo sa babae. Hindi na makakaipon kayo, wala. Yung ano sana, alawas naman man. Wala na, ubos na. Nang ano lang, wala ba sa linggo. O yan, di ba? O, sinong relate yan? Ako, relate na relate. Kasi nangyari sa akin yan. Kaya yung ano, kung yung asawa nyo ay consumption lang sa buhay nyo, ibalik nyo na sa nanay nila. Kaysa naman, iyak-iyak kayo. Eh mo dito, eh mo doon. Pinagukasan mo ko ang mata sa kakaiyak. Tapos hindi pa magawa yung trabaho ng tama. Pagsak, yan, makapagalit ng amo. Ayun din, mag-decide kayo. Anong gusto niyo yung buong pamilya? Pero lagi naman nangungusunay, tapos makikita ng anak niyo na ano, lagi kayo nag-aaway. Kahit nagpatalagan sa silikon, nag-aaway. Ayan, makikita ng mga anak niyo yan. Siyempre, habang lumang ako sila, na-apektuhan sila. O di, mas mabuti na lang na ano, mag-iwalay kayo. Tapos pag-usapan niyo na lang yung abot sa mga anak niyo. Ay, ginawa ko yan. Kasi naman yung mga matay ako sa konsumisyon. Ay, miss ko. Tignan mo, wala nang hiwalay ako. Dari ko napundar.
Kasi nung may ano pa ako, yung kanipan. Padala ko dito pala doon, padala doon. May pala pinagsusugal. Wala din, useless. Kahit ito kayo lahat, lahat-lahat sa lalaki, kung nagloko yan, kawawa ka lang na babae. Kahit sambahin mo ba yan sa pagmamahal. Ano pang rason na ano magsigat sa kanya? Di balik mula sa nanay niya, di ba? Ay, maniwala ka sa akin, gaganda buhay mo. Pag nawala ko yung asawa mo. Totoo ba? Pag ano na, mas madali mag-inform yung ano, isisimula kang ginawa niya sa'yo. Ngayon, yung mga panggagawa niya sa'yo. Kahit ang saniloko. Kasi makamupunta ka nun. Tapos ipost mo na yung puso na mahalin siya. Ayan, tama na. Mag-focus pa na lang sa mga, ano, mga anak niya. Kasi dipilira din ang lalaki na kukukanin ng mga anak. Kasi dali mga lalaki ng ano, mas importante ang barkada sa isang pamilya. Iyayain mo mag-ano, sa Sunday, gayain mo mag-talag dito. Pupunta sa church. O, yun muna pang barkada. Tapos ang doon sa basketballan, parang binata. O, ganyan na ganyan na ano. Pala niyo. So, mag-decide pa ko na, ano. Dahil na walang nalaki ng ano. Wala ako, wala ako sa buhay ko. Wala man sa lumer at meron darating yan. Tanda mo yan. Ayan, hindi isang lalaki dito sa mundo. Kung hiwalay ka, pakipagkasal ka sa iba, parang normal na lang yun. Kasi dami na nangyayari dito sa mundo yan. Nakakatapos pa rin ng ano, kaya nga magmamahal ka rin. Sabi nila, taon ka nyo, hindi binabay ka rin ha. Hindi binabay sa pangalan mo. Kasi hindi tayo natututo pag mital ng pakamali. Kaya natamali tayo sa unang inahal. So, sa pangalawa, mayroon na tayong kumbaga idea ba? Saan na pamili? Ay, bilisan mo din maluto. At ito na ako. Ayan, ito na pala yung ano, isa-isang naluluto. Nababasa din sa, ano, sa Facebook. Hala, si DM o ano. Araw-araw ng DM. Diba, wala ko din minsan ng DM. Pero hindi naman palagi. Kasi, tipin nyo ah, emo kayo ng emo. Wala namang income. Diba? Mag-inda ka na lang sa online. Kasi yung ano, post ka ng post ng iyak dito, iyak doon. Yung mukha mo. Yung mukha mo, umiiyak. Basta umiiyak ang system eh. Ayun. May ano pa sa'yo. May Apple pa na magpapunin sa'yo. Imbis na makikinig sa drama mo, dito palpalan pa. O di, nakikag-awal ka pa. Ayun. E mag-post ka na lang, mga kanindaran mo. Kasi, may kita. Kahit makatipag-tima, makarita ka dalawa, tatlo, sa isang linggo. At magpangayon ko din, hindi may pangyay ka na. May tawag dito, pang merienda ka na. O hindi ka magbabawasan ng tabag mo. Hanggang sa ano, ito dami at ito niya kung sumunod. Sama hindi rin yun, pero kasi kumipak pa yung mga customer. Pero pag ano, tumatagal-tagal na, ayun, tumatagal na lalo pa pang maayos yung approach mo sa kanila. Pero pag uwi ko, bala ko yung ano, bote. Kasi hindi nawawala mga lasing doon. Tapos, siyempre nagluluto tayo araw-araw. Yung buti na ano, bote ng suka, at tayo toyo, gano'n. Diba? Gano'n nun. Kaya, bibili ako ng mga bote. Yung mga customer info ko dyan, comment-comment na to, at pupuntahan mo sa bahay na para din yung mga body-body nyo. Sa mga ano yan, body ng 2x2, 4x4, ayan, kilo. Nagalasan ano, 4x4, mas mura dati pa, 2x2. At mga tao, dati walang pera, pero pagbibili ng ano, lalabas at lalabas yung pera nila. O, diba? Ang galing.
Tapos hinihintay ko natin maluto yung barbecue. Tatawa ko tayo ng sausalan. Parang sarap. Nung high school ako, ayun, ang ano namin, nagtitinda kami ng barbecue, tapos yung halo-halo sa tabi ng kalsada. Ayun, nakakarami kami. Sa gulog ako ng pansip, mga merienda. Para yung mga tao na ano, pumunta sa bukid, ayun, badaan sila. Tapos yung tatay ko naman, magluluto ng mga ulam. Ayun. Kasi syempre mga tao, ano na, pagod na, kaya wala nang time magluto. Kaya ang ginagawa nila, yun, bumibili na lang ng ulam. Tapos sa hapon, syempre, ano naman, gutom na naman sila, kaya mag-merienda. Mabilang halo-halo pag summer. Kaya yun, nakakadami din ako noon. Minsan balot din, kaso bibili pa dun sa bayan, medyo ano naman, medyo malayo. Tapos yung nanay ko naman, may ano, tindahan. Tapos sa gabi, may ano, meron kami nun yung pool. Ayan. May nag-re-rent ng panggabi, kaya magbarag sila. Kaso nung umalis kami sa ano, lugar na yun, wala na. Wala nang ganang kulaktaan. Kasi doon sa nilipatan naming lugar, marami namang tindahan doon. Siyempre pag magtitinda ka, saka yung ano ngayon, yung kapatid ko, nagtitinda na rin. Kaya, hindi na pwede magtinda. Baka magalit ka siya, sabi niya, pinagpipitin siya mo ako. Kaya inilipit ko, kung uuwi ako, ano kayong magandang, ano, magandang negosyo. Kasi na ngayon, naisip ko yung body-body mo yan. Check siya. Tapos, mga damit, pag okay na, wala nang problema, ayun, pupunta ko sa may tay-tay tayo, may tay-tay Rizal, andun sa lobby ng Parati Changi, ayun, mga ano to dun eh, mura mga pamilya, kaya matry dun, tapos papasokin tayo mga tayo, mabubuhay natin sa dulo. Ito yung ginawa ko ng ano, preserved na chili. Pag ubos yung suka, tinatag ko lang kung malaki marami pa yung chili niya. Ay, ito pala. Hindi pala naka-ano. Taktak ako ng taktak. Hindi pala nakikita. Ayun. Ay, makulola. Ayan. Ito na po yung nagawa kong sausawan. Bali, nilagyan ko ng ano, ng light sauce. Ayan. Tapos tubig, yung napakuloan tubig na po ha. Ayan, para yung pili sumakot ng kanyo. Tapos yung sili. Ayan. Sili na may suka. Tapos nilagyan ko ng asin at saka asukal. Kasi dapat ano yan, mag-aagaw ng lasa yung anghang, tamis at saka alam. And then lagyan po natin ng pepper. Tapos sarap. Set na. Ayan na po yung barbecue natin.